Itong next featured reader natin ngayon, Miss Robbie, ay former rodeo champion. Aba, ibig sabihin yan magaling pagdating sa pangangabayo. Isumano kaya? Nako, idol ko din siya pagdating dyan. Kaya, heto na mga katukaan, wala nang iba kundi si Mr. Bonbon Estrada, ang ating Breeder of the Week! Magandang araw po mga ka-excellence. Ako po si Bonbon Estrada ng Battle City Game Farm. Dito po tayo sa Canayan, Malaybalay City, Bukidnon. Sa aming pamilya, ako po yung pinakabunso sa Siam. Hindi kumukontra yung nanay ko sa pagmamanok namin. Sumusuporta siya sa lahat ng hili ko sa pangangabayo, sa mga pagbibreed ko ng aso, pati na rin sa sabong. Alam niya kasi hindi ako nagsusugal. Itong lupa na to, parang sa lula ko to, namana ng tatay ko. Dito rin bumalik yung tatay ko nung nagkasakit siya. Dala na rin yung manok. Pagpunta niya dito, dito na rin nag-farm yung mga kapatid ko. Sama na rin ako dito. Nakita ko sa aking tatay at saka mga kapatid paano mag-alaga ng mga manok na panabong. Kaya nainganyo na rin ako. Isa rin naka-inspire sa akin ang Tukaan Show. Noon, every Saturday, tinitingnan ko yung mga Breeders of the Week. Tinitingnan ko yung mga bloodlines nila. Kino-compare ko rin sa mga existing bloodlines ko. Nasabi ko sa sarili ko, once matuto akong mag-breed, makamaintain ako ng linyada. Noon, sa pagkaalam ko, yung mga mostly ang sikat nung panahon, mga manok galing sa Bacolod. Every time, yung mga kaibigan nila, may manok galing sa Bacolod, nahihiraman na tatay mo yung bloodline. So nakita ko sa tatay ko, pag pinalaki mo ng tama, nagsiset ka ng mating, yung mga sisiyo, pinalaki mo ng maayos, mas matibay sila sa labanan. Kaya pag ina-apply mo yung science siguro sa breeding, mas malapit-lapit ka sa panalo. Yun ang sa tingin ko na hindi tsambahan ang sabong. Kailangan may tulong. Hindi mo pwede na ikaw lang kasi mahirap talaga mag-breeding na yung iyo lang talaga. Kailangan may rin suggestion sa labas. Mabuti, nandito yung kapatid ko na si Bonbon. Siya talaga ang sa tingin ko may kinaayin sa mga breeding. Grabe siya mag-seleksyon. Basta may diferensya, kal na talaga yun. May dalawang existing na line na parang hindi na ako tatakot kahit sino siguro yung lalabanan. Yung mga Dungay Roundheads natin at saka High Action. Nako-complement sila sa isa't isa at saka parang sa mga Amerikano, classic yun na cross. Yung gameness ng hats, yung utak ng Roundhead, pwede mong ikupit kahit anong bloodline. And then, the Gal came. Trinay ko lang sa mga extra na mga hens. Every year, another bloodline yung tinitry ko. Hanggang apat na try ko na sa ibang linyada, pang-apat, sabi ko pwede na siguro itong gawing baseline kasi hindi siya namimili ng linyada. Lalo-lalo na yung mga roundheads, pwede mong lagyan ng kahit anong linyada. Ibe-breed out mo lang, babalik yan sa kanyang kulay. Tulad ng mga Dan Grays, babalik po yan sa puti na pula. Kasi dominant yung kulay ng puti na pa. Kahit anong ipasik mo dyan, kung anong kulang sa tingin mo na palo o kulang ng tapang, pasukin mo ng isang bloodline na makapag-correct sa kakulangan niya. Then you breed out. Babalik yan sa kanyang kulay. Sa pag-maintain naman ng mga dark fowl o yung mga heavy strains, katulad ng mga hats, bawal na bawal po yung lagyan ng mga light fowl na dugo. Masisira po sila. Pag hats ako, mag-maintain ako ng mga reaction. Pag sobrang bilis na nila, nawawala yung cutting, binibreed ko balik, pinalinalagyan ko ng blue face para bumalik yung timing at saka yung tapang at saka yung cutting. Pero kung kulang naman sa speed, pag heavy ka na sa straight comb na mga hats, kulang na yan ng speed, mag-aantay na lang yan. So you need to breed peak comb na mga hats para makorek mo yung kakulangan ng speed. Para maging athletic siya muli, breedan mo ng peak comb. Ito na kami noon, 200, marami na yung 200 stag. At saka marami pang naging cock niyan kasi matumbad yung benta. Pero yung nasama na ako sa excellence, kaya ko mag-produce ng 800 to 1,000 stags in a year. Ngayon, makasabi kong parang hindi na ako mag-breed o mag-re-range pag hindi ko gamit yung Mega Legend. Iba siya yung
yung quality ng mapoproduce mo pag nag-harvest ka, uniforme yung laki, uniforme at saka healthy sila. Parang na-outgrow nila yung balahibo na sobrang healthy nila. So gusto mong yung mag-improve ang bloodline mo, ilaban mo sa top na competition. Maghanap ka ng cockpit na mapalaban yung mga bloodline mo sa mga sikat din na breeder para ma-gauge mo yung bloodlines mo kung karapat-dapat ba silang i-maintain.